pamahalaan. Sa araw na ito, makakasama po natin ang Secretary ng Department of National Defense. Kasama rin po niya ang Chief of Staff of the Armed Forces of the Philippines para ipaalam po sa atin ang iba't ibang programa at updates ng Department of National Defense at ng AFP. Kung matatandaan, nandito kasama din po natin sila noong mga nakaraang buwan para ipaalam sa atin ang iba't ibang programa ng Department of National Defense at ng AFP. Sa araw na ito ay bibigyan po tayo ng update ng Department of National Defense at ng AFP sa mga programang kanilang ipinatutupad. Kaya bibigyan na po natin kagad ng unang pananalita si Secretary Voltaire Gazmin. Magandang umaga po sa inyong lahat. Hayaan niyong basahin ko ang una kong ang aking opening statement bago ituloy natin ang program proper. The main objective of our defense and military establishment today, in accordance with our national security policy, is to develop a credible defense capability to protect our sovereignty and strategic maritime interests. This is premised from our constitutional mandate that the Armed Forces of the Philippines is the protector of the people and the state. Its goal is to secure the sovereignty of the state and the integrity of the national territory. Notwithstanding our commitments to our internal security endeavors, this objective becomes even more urgent on account of the recent events in the West Philippine Sea. There is now that compelling reason for us to at least upgrade, if not modernize, our defense capability. We need to do this to enable our armed forces to execute its constitutional duty. The validity of this assertion is mirrored from the sorry state of our Air Force and naval security platforms and equipment. Indeed, we have very few and old aircraft that fly and vessels that sail, if any. The latest, the BRP Gregorio del Pilar, that recently joined our Navy, was a welcome shot in the arm to propel the upgrade of our naval capability. We continue to aspire for a modernized armed forces within the humble means of our financial resources. Meanwhile, we would be glad to settle for a steady upgrade of our defense capability as we await for our real embarkation into the stage of modernity. Thank you and a pleasant day to all. Bigyan, maraming salamat po si Secretary Gazmin. Bigyan po din po natin ng unang pananalita si General Eduardo Oban. Magandang umaga po sa inyong lahat. Gaya po ng nasabi ng ating mabuting kalihim, narito po kami upang bigyan po kayo ng updates on recent developments on the Armed Forces of the Philippines, most particularly pertaining to the capability upgrade program of the Armed Forces of the Philippines. We'll be ready for your questions. Thank you. Gusto ko rin ipakilala sa inyo si General Roy Devartadura, ang Deputy Chief of Staff for Plans. General, opening statement. Magandang umaga po sa inyong lahat. Kami po ay narito upang ipahayag, kagaya po ng sinabi ng ating kagalang-galang na kalihim ng tanggulang bansa at ang Chief of Staff ng Armed Forces of the Philippines, kung ano na po ang tayo ng ating pagpupunyagi na mapaunlad ang ating sandatahang lakas upang ito'y maging mas makatugon sa anumang ipag-uutos sa amin at anumang ipagagawa ng naaayon sa ating saligang batas at ipapahatid sa atin ng katas-taasang namumuno ng ating pumbasa. Magandang umaga po sa inyong lahat. At panghuli ay hihingan din ho natin ang unang pananalita si Brigadier General Gilberto Roa, ang Judge Advocate General ng Armed Forces of the Philippines. Good morning. We are here, as stated by our Secretary of National Defense, to give you update and information regarding your armed forces. Good morning. Maraming salamat po. At sa pagkakataon na ito ay
tatanggap na po kami ng mga katanungan tungkol sa mga gusto pong tanungin sa ating mga pangunahin sa araw na ito. At bibigyan natin ng unang katanungan ay manggagaling kay Bing Formento ng DCRH. Magandang umaga po sa inyo, sirs, mga sir. Sa ngayon po, ang usapang pangkapayapaan pa rin sa panig ng MILF at NPA ang mahalagang tinatalakay ngayon. May lumalabas pong balita sa loob ng NPA na yun daw pong sumisira dito sa talks ng CPP-NPA sa gobyerno natin ay ang mga hardcore communist rebels dito sa mga katayunan natin at hindi nakikipag-ugnayan sa top level nila. Totoo ba ito? Meron kaming mga nakukuha ang mga balita na hindi masyadong kontrolado ng leadership ng CPP-NPA or NDF yung mga commanders nila sa grounds. There is very loose organization. There is very loose control. Kaya nagiging ganito ang mga lumalabas na balita. Balit, kahit papano, ang mga tao natin sa grounds are nakaka-reach out to them at nakakapag-ugnayan, nakikipag-ugnayan. At nakikita mo naman na pagka nagkakaroon ng tigil putukan, marami ang bumababa at nakikipag-usap at marami rin ang mga sumusuko at sumasama na sa ating society. Pero ang hindi pa ho napipigil ng ating pamahalaan, yung pong extortion activities na ginagawa ng mga NPA. Yan ay hinaharap ng Armed Forces of the Philippines. Most especially in the countryside, yung dun sa mga pangingikil nila dun sa mga legitimate loggers, yung miners. At dito naman sa siyudad, dito pumapasok yung national police natin na nagbibigay protection at minomonitor yung mga extortion activities na ginagawa nila sa ating mga businessmen at saka mga business establishments. Another last question po para kay General Oban po. Yung mga sundalo daw po na isinasangkot noong dayaan ng 2004 sa national election, hindi pa naman pinapangalanan. Pero kung ito po ba'y pangangalanan, magsasagawa ba ng investigasyon ng AFP tungkol dito? Gaya ng aming nasabi na in the past, no, yung aming pananalita, ang Armed Forces of the Philippines ay kaisa sa lahat, sa majority sa atin, sa bayan ng Pilipino for its quest for truth and justice. And so if kung itong mga ating kasundaluhan na nasasabing nasasangkot sa naging irregularity during the 2004 elections at ipinatawag ng proper legal authorities under legal proceedings, kami po ay bukas at magkikipag-cooperate sa legal authorities at will make available all these active military personnel for their testimonies or statements. Salamat, sir. Tawagan naman natin si Raisa Robles ng South China Morning Post. Good morning, Mr. Secretary and Generals. During a recent briefing we had at FOCAP with Secretary Abad, he mentioned the idea of having some kind of cash card or debit cards issued directly to companies and also for miscellaneous expenses of the various command units. Will this work, and how do you foresee this being used at company level? Yung basic concept namin is ang tinatawag namin diyan purchase card. The purchase card is a mode of payment. It's not a mode of procurement. It's a mode of payment. Ito yung isa sa mga reformang ni-recommend ng ating mga tauhan na nakikita natin at mga ibang staff na nakita natin na isa sa mga magandang panukala para ma-strengthen natin ang ating logistics system. It will decrease cash,
and it will even for transparent purposes document transactions dahil pag may purchase card ka, immediately after may receipt na lumalabas at nakakalagay na rin sa inyong statement na meron kang ginawa or naibiling bagay. Maraming detalye na dapat pang pag-usapan tungkol dyan, but yun ang pinaka-konsepto nun. Kung ano ang mga bagay-bagay na dapat lang mabili ng purchase card, ano ang mga establishments na pwede nating gamitin yon, at anong level, hanggang sa ang ceiling ang pwede nating gamitin ang purchase cards, at kung kani-kanino lang natin pwedeng i-issue ang purchase cards. So you welcome that? Sa amin ang galing yung panukala at through our engagement with the Department of Budget and Management, nagkaroon ng malawakang diskusyon at talakayan. Mr. Secretary, kung inyong mamarapatin, wag niyong ano, I hope you don't mind my asking this. A lot of critics of the administration when you were appointed the defense secretary said that you got the position out of because of your loyalty to the family and your long relations with the family, and they do not think that you have the knowledge and wherewithal to be the defense secretary at this point in time. What would you tell those critics? Well, thank you very much for the question. Unang-una, makikita mo sa track record ko yung aking kakayahan. Ako'y nagsimula sa serbisyo as a cadet hanggang sa ako'y maging army commander. At ako rin ay naging defense attaché na na-assign sa Washington for 2 years. After which, nung ako ay mag-retire, ako ay na-appoint na maging ambassador sa Kingdom of Cambodia. And siguro naman sa mga karanasan ito, hindi lang militar yung aking kakayahan, kundi meron na rin konting foreign service at diplomasyang na naidagdag. Yung relationship started when I was with PSG. You must remember that I served with the late President Corazon Aquino for 6 years, 4 months, and 7 kuditas. Ganun ho kahaba ang kuwan ko. Doon ko na ipakita yung kakayahan ko bilang sundalo at bilang isang loyal na follower ng isang magiting at kagalang-galang na pangulo. Sir, yung tungkol sa kakayahan about your knowledge of the defense strategies, the modern warfare and how to go about winning the war against the NPA and the rebels? Yung ang aking karanasan, siguro hindi na matutumbasan yung aking 37 years in the service. I have always been a field commander. So ang engagement ko with the NPA is the nung araw MNLF, MILF, then the Abu Sayyaf. Ito yung mga karanasan kong may palagay ko ay isa ng katangian ng may kakayahang pinuno. Thank you very much. Tawagin naman natin si Perseline Piliago ng RPN9. Question ko po kay Secretary Gazmin. Sir, good morning po. Sir, hingan ko kayo ng reaction dun sa issue ng after i-confirm ng PNP yung pag-release ng GEMA Islamia Expert Bombmaker. Nag-release sila ng 20 graduates na magkoconduct ng test emission dun sa
matataong lugar like Cotabato in Sultan Kudarat. Tingnan ko lang kayo, sir, ng reaction kung may chance ba na umabot ng Metro Manila yung test emission na gagawin nila. Yun lang. Kung sa may kakayahan silang umabot dito sa Manila, meron. Pero kung wala kaming ginagawa, magkakaroon. But alam nyo, kagagaling lang namin ni Chief of Staff 2 days ago doon sa area. At kami nag-inspect at tinitignan namin yung mga preparasyon nila so that hindi mangyari yung mga nangyayari. Nabalita naman natin na nagkaroon ng mga bombing incidents in the recent days, no? So, nagkaroon kami ng mga assessment. Sinicheck namin kung ano ang kakayahan ng mga tao at pinupunuan namin kung hindi nila kaya in their area yung kakayahan. Like, for example, kung sila ay makahuli ng isang tao at kinakailangan i-prosecute, matatakot yung mga taong nasa justice kung sila ay doon nakatira. So kinakailangan magpasok tayo ng ibang grupo na gagaling sa Manila na papasok doon or sila ang kukunin sa Manila upang sa ganun maipatuloy yung investigation at pagpapile ng charges. Okay. Sir, salamat po. Thank you. Thank you very much. At bago ang lahat ay bigyan din natin ng pagkakataon ng magbigay ng isang pangunang pananalita ang Secretary ng Presidential Communications Operations Office, si Secretary Sani Coloma. Maraming salamat, Director General Fabia. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga kay Kalihim Voltaire Gazmin ng kagawaran ng tanggulang pambansa at ang kanyang pangkat mula sa Armed Forces of the Philippines sa pamumuno ni Armed Forces Chief of Staff General Eduardo Oban. Pagpaumanhin lang po ninyo at meron lang pong kaunting inaasikaso bilang paghahanda sa napipintong foreign trips ng ating Pangulo, no? Yung arrangements lang po para sa mga media events. Papasalamat po muli ako sa mga kagawad ng mass media na patuloy na sumusuporta dito sa ating CNEX at Talking Points program ng PIA. At makakaasa po kayo na patuloy nating ilalapit ang mga pinuno ng pamahalaan, iba't ibang kagawaran sa executive branch, mga national government agencies, government-owned and controlled corporations, para magbigay po ng linaw at magpaliwanag hinggil sa mga mahalagang programa ng ating pamahalaan. Magandang umaga po. Napansin po natin na nandito rin po si Judge Advocate General Roa. Pwede po bang magbigay po tayo ng counting update po kung ano na po yung mga iba't ibang kaso na hinahawakan ng Judge Advocate General's Office? Thank you po. First of all, good morning again. The Office of the Judge Advocate General is handling cases against some erring personnel within the armed forces. At present, we have 4 court martials who handle cases against officers and enlisted personnel. We have also some court convened some court martial before our major services, the Philippine Army, Philippine Navy, and the Philippine Air Force, against erring personnel. So that is so far as the update of our military justice system, sir. Thank you very much. Tawagan na po natin si Chona Yu ng Radio Inquirer. Sir, good morning. Tanong ko lang dun sa Cotabato kasi di ba may intel reports that there are bombers na nakapasok ng Cotabato. Just would like to know kung may intel report ba rin na nakapasok na rin sa Metro Manila or any other parts ng Pilipinas? Gaya ng nasabi ko kanina, may ginagawang operation ang Armed Forces of the Philippines in coordination also with the Philippine National Police na magbantay upang sa ganon ay hindi mangyari yung iyong pananalita na baka may makapasok. We are doing all what we can in order to ensure the safety of the populated areas of the populace.
as a whole, particularly dito sa Metro Manila. Nabanggit ko nga kanina na kagagaling lang namin ng Cotabato upang sa ganun ay pag-aralan o at tignan kung ano ang mga pagkakamali at bakit nangyari yung may nangyaring bombing incident. Paano palalakasin pa yung measures in order to prevent these incidents from happening again. So validated po yun, sir. And kung may idea tayo kung anong mga lugar yung possible target, validated po ba yung report na yun? Kagagaling na lang namin sa area at nakita namin yung ginagawa at na nagkaroon kami ng collaboration with the National Police doon sa area at aming pinag-usapan at i-put into play all the countermeasures necessary to be able to stop this from happening. Tawagan naman natin si Johnson Manabat ng DZMM. Sir, good morning. Kanina early this morning, we are receiving reports na mayroong mga ambulansya and military convoy sa area po ng Project 6 kung saan nakatira si retired General Carlos Garcia. Would you know what's the reason behind that? I will give you the general situation. Si General Garcia ay may kautusan. Siya ay hulihin at i-detain for violations of articles of war na na-affirm ng court martial and confirmed by the commander in chief. The specifics si General Oban will inform you about the events. Yes sir, kung pwede po. Thank you. Yes, following the confirmation of our commander in chief pertaining to the sentence, the court sentence of retired Major General Carlos Garcia on violation of Articles of War 96 and 97, isinagawa po namin kaninang umaga ang pag-implement ng sentensya patungkol nga po kay General Garcia. Kaya po kaninang umaga at 7 o'clock, we sent a team headed by the Provo Marshal General of the Armed Forces of the Philippines, Colonel Herbert Yambing, along with personnel from the Judge Advocate, the Military Police. We also coordinated with the Philippine National Police and the barangay officials in the area. We effected the implementation of the order this morning, and at 8:30 they were able to arrest General Garcia, and at 9 o'clock this morning General Garcia has been turned over to the Intelligence Service Armed Forces of the Philippines where he will be detained. Hello sir, paki-clarify lang po kung from the Project 6 kung saan nakatira si General Garcia, saan po siya dinala? Dinala siya sa Camp Aguinaldo sa Intelligence Service Armed Forces of the Philippines Detention Center. Ngayon po, confirm nandun na siya sa Camp Aguinaldo? Nandun na siya sa Camp Aguinaldo. Okay, tambay. Sir, follow-up. Yun veneration po of GMA 7. Okay, sir, go ahead. Sir, yung verdict sa kanya, 2006 pa. Tama po. Bakit po hindi na-implement nung time na yun at bakit ngayon lang? Ito yun. Yung kaso sa kanya na nagkaroon ng desisyon ang court martial, ito ay fino-forward yan sa presidente for confirmation of the sentence. It was never confirmed. So, nung naipakita sa Pangulong Aquino yung mga papeles na ito ay hindi na confirmed. In other words, it was not sentenced, it was not served, hindi na served. Okay. So, ito ngayon ang aming in-implement dahil na-confirm na ng Presidente, kaya ito in-effect namin yung kanyang arrest. Gano'n po katagal yung sentensya na yun, Secretary?
itong sentensya po ngayon na isa-serve niyo? Two years. Sir, kailan po pinirmahan ni Presidente Aquino po yan? And would you know kung bakit hindi siya napirmahan during the past administration, sir? Ang yung huling tanong mo, hindi ko masasagot yan. Okay. No? Yung unang tanong na lang po, sir. September 9. Thank you very much. Tawagan naman natin si Josette Olivera, Radyo ng Bayan. Good morning po, sir. Yung katanungan ko po, yung meron pa ba tayong mga natitirang grupo ng mga Al-Qaeda dito considering na nahuli na yung o namatay na yung si Osama bin Laden, and then lately namatay na rin yung kasunod niya. Meron pa po ba dito sa Pilipinas, particularly in Mindanao? General Oban, sir. Binabalidate yung mga information, hindi Al-Qaeda but Jemaya Islamiyah, which is a network also of Al-Qaeda. Masusing sinusubaybayan at through our intelligence operations kung mga reports about their presence and kung saan sila namamalagi. At ito'y ating binibigyan ng kaukulang action through military operations. As I speak, tuloy-tuloy ang ating operation in those identified parts of the country. So meron pa rin po dito? Meron pa. Okay. Another question, sir. Is communist people, Communist Party of the Philippines, particularly New People's Army, is it still a force to reckon with? Threat pa rin po ba siya sa atin? Oh, definitely. Threat pa rin siya sa national security, kaya ating binibigyan ng maigting na actions in addressing the armed component of the CPP, NPA, NDF. Yun ang ating isinasagawa. Ito ay nasaad din sa isang internal peace and security plan na ating inilunsad early this year. At sa aming ikot ng ating mabuting kalihim, nakita namin ang mga operational gains out of this internal peace and security plan. Maganda ang mga nagiging dulot ng ating paradigm shift of winning the peace. Mas marami ang ating nagagawang development in the area. In some areas, we need also focused military operations. Kaya maganda ang paradigm na isinagawa natin under this plan. Last question na lang po, follow-up. Dito po sa mga CPP, NPA, ang alam ko po yung doon sa mga lugar na malalakas sila, may mga pinadala kayong augmentation force last year or 2 years ago. So, kumusta na po yun? At saka, gaano po ka-successful ngayon yung mga amnestia na binibigay ng ating gobyerno para sa mga NPA rebels? Laging bukas ang gobyerno sa mga rebelde na gustong sumurrender sa atin. Marami na tayong based on our records na natanggap na mga surrenderees in the past. Sa mga areas na nakikita nating affected nila yung barangay, meron tayong tinatawag na Peace and Development Outreach Program, most particularly ito dito sa Compostela Valley area, no? At napaka-effective nito. Nakita natin ang magandang pag-uugnayan ng local government units sa Armed Forces of the Philippines. Nakita rin natin ang magandang response ng ating mga local government agencies and civil society organizations doon sa area. Kaya with this, there really is social pressure against armed confrontations or armed rebellion. Kaya rin nakikita natin na from those initiatives, maraming bumababa at sumasang-ayon na sa folds of the law of the government. Thank you, pa. May dagdag ko lamang na ngayong taon na to 2011, meron ng 119 na nakapag-surrender sa atin. Ito'y mas mataas kaysa nung mga nakaraang taon
sapagkat ang programang inilunsad ng AFP, yung IPSP Bayanihan, ay talagang very effective at nakikita nila ang kaibahan ng buhay nila sa buhay ng isang taong malaya. Thank you po. May isang katanungan po dito at ang katanungan na po ay ganito. Ano po yung crime na nagawa ni General Garcia na kung saan siya ay mayroong conviction? General Garcia was charged for violation of AW 96 and AW 97 for failure to or for misdeclaration on his statement of asset and liability of his true income. He was also charged for while being a green card holder, still remains in the military service. So that was his offense. The maximum penalty provided by law is only 2 years. That is why he was sentenced for 2 years. And being a general officer, it needs the confirmation of the president under the Article 4 of his sentence by the court-martial. Under the Article 4, the president has the power to mitigate, meaning to lessen his sentence, or to remit, meaning to credit his preventive suspension while on trial, but in this case, the president did not do it, did not exercise his discretion. So therefore, General Garcia should serve the 2 years sentence imposed by him, by the court martial who tried this case, and as confirmed by the president. Liwanagin ko lang, no, yung ating, yung Articles of War 96, it is a conduct unbecoming of an officer and a gentleman for failing to disclose / declare all his existing assets in his 2002 and 2003 statement of assets and liabilities, and for holding the status of an immigrant permanent resident of the United States of America, thereby causing dishonor and disrespect to the military profession. Ibig sabihin po nito, hindi pa kasali yung mga existing cases na nakapile sa kanya sa Sandigan Bayan po. It's a different case, sir. This is pertains only before the court martial. His case before other forum or other courts, like the Sandigan Bayan, is different. Thank you very much for that clarification. Tawagan naman natin si Aya Makalma ng NBN4. Good morning, sir. Sir, regarding sa pag-arrest ni General Garcia, nag-resist ba siya nung inaresto niya siya? And second, since September 9, pinirmahan ni Pangulo yung letter, sir, bakit ngayon lang natin siya hinuli? Base sa reports ng ating implementing team, hindi siya nag-resist. Okay, sa plano. Maganda ang pagpapaliwanag na ginawa ng head ng implementing team na si Colonel Herbert Yambing. Sumama siya at ngayon nga ay nasa ISAF detention center na siya. September 9 siya napirmahan ng confirmation ng ating Pangulo. Natanggap ko ang directive last night. Okay. That's why we really have to take action immediately. Sir, since nakulong na before si General Garcia, iba pa itong 2 years na yung isa-serve niya, I mean, yung pagkahuli niya, paanong, ano, time serve, sir? As I have said, the President has the discretion to remit, meaning to credit his preventive suspension, but in this case, in this particular case, the President did not exercise that discretion. Mm-hmm. So therefore, it is not credited. He has to serve the full length of the 2 years. And the 2 years, sir, sa ISAF compound lang, since kasi matagal naman na yun, sir. I mean, retired na siya and all. So, dapat ba talaga sa Camp Aguinaldo o ililipat ba rin ba natin siya ng selda, sir? As stated in the confirmation of the President, he has to be confined at the National Beloved Prison. Mm-hmm. ISAF is just a temporary while processing it and coordinating with the Bureau of Correction.
For how long, sir? For how long is he going to stay sa ISAB compound, sir? As fast as we can expedite the process and in coordination with the Department of Justice, we will do as fast as we can. Okay. And yung hard labor, sir, paano ninyo mai-implement yon kay General Garcia? As contemplated yung court martial na hard labor, hindi naman talaga yun yung pico pala yun. Mm-hmm. Just sweeping or arranging your biddings is already hard labor. It is not you will be sweating it out. No, it's not. We give dignity to the rank. Okay. At saka, never, ano yun, it was not included in the sentence. It was not included. Okay, thank you, sir. May follow-up question si Raisa Robles ng South China Morning Post. Sir, about General Garcia, wasn't he sentenced before to some sort of hard labor at the PNP? How is that related to this? And second, can General Garcia now go to the court to get a TRO on this? General Garcia was placed at Camp Crame while facing charges before the Sandigang Bayan. So the Sandigang Bayan utilizes the Crame, only Camp Crame, as the venue of his confinement. It is not part of the court martial. Can General Garcia go to court? There is no law preventing him from going to court, but we are ready to face it. Thank you very much. At may katanungan dito si Joel Ginto ng Bloomberg. Ang katanungan po niya ay ganito po. President Aquino issued an EO creating the National Coast Watch System. How will this affect security patrols in the West Philippine Sea? Yung National Coast Watch System ay integration of different agencies so that ating mabantayan at mabigyan seguridad yung ating maritime domain, no? Ang mga crimes na nangyayari dyan ay hindi lang yung mga intrusions, but meron tayong smuggling, merong human trafficking, meron tayong anti-terrorist drive na dapat harapin. So lahat ng agencies ay magkakasama yan upang sa ganon ay mas mabilis ang proseso, upang sa ganon ay ma-implement yung kung anumang punishment ang maating may papataw sa kanila. Thank you very much, Secretary. Mayroon pong katanungan si Alexis Romero ng Philippine Star. Kay General Roa or sa AFP, the mere fact na hindi po inaksyonan ng nakaraang administrasyon yung sentence ni General Garcia, kasi di ba they have the authority to act on that sentence and apparently ngayon lang naaktuhan ito under Pinoy. So, ibig sabihin po ba nito, posibleng may nagaroon ng pagtatakip or pagde-derail doon sa pag-implement ng sentence kay General Garcia? Hindi natin malaman yon kung hindi natin susuring maigi. But the truth of the matter is that it was not confirmed by the Commander-in-Chief while the records and the papers were already submitted. It was never confirmed. Never. Okay. About yung sa Coast Watch po, may we get details kung ilan po yung is-set up nating radars at yung saang areas, without being too specific, kahit saang areas po at magkano po yung kailangan for these radars? Yung radar system na ipagduduktong-duktongin natin ay upang sa ganun ay atin mabigyan proteksyon at mabantayan yung buong Pilipinas. Nalalaman naman yon na pag-alis ng Amerikano, maraming nawalang mga radar system na doon lang tayo nakikisakay nung araw. Ngayon, at nagtatayo tayo ng sarili natin, bibigyan natin ng solusyon yung mga lugar na wala ng existing o may mga puwang. Upang sa ganon ay mamonitor natin yung ating kailangan gawin. Anong gaya ng aling lugar po? Yung mga kailangan nating lagyan ng ganon? Siguro hindi na natin kailangan sabihin yan. Last na lang po, since the visit of President Aquino sa Beijing, wala po ba tayong na-monitor na
incidents of intrusion or incursion sa Philippine territory? Since then, wala na tayong na-monitor na intrusions within our territory, most particularly in West Philippine Sea. Thank you very much. Si Rodel Vega ng DZBB. Rodel? Morning, Generals and Secretary, sir. Kay General Oban, sir, this coming Monday, magkakaroon po ng transport strike. Any preparations for the part of the AFP dun sa pagtulong po sa ating mga kababayan na maapektuhan ng ating transport strike ng mga nasa transport sector? We have given directives to our unified commands na magsagawa ng assistance, most particularly sa mga ating mga commuters na ma-i-strand because of the transport strike. Unang-una ay ang libreng sakay na ating ginagawa whenever we have situations like this. Sa Metro Manila, na bigyan na po natin ng direktiba ang NCR command. Ganun din ang direktibang ibinigay natin sa iba pang unified commands ng Armed Forces of the Philippines. Aside of course, also in giving support to the Philippine National Police for peace and order concerns. Thank you, sir. Thank you very much. Mayroon pong katanungan dito tungkol naman po sa Uplan Bayanihan. Pwede ho bang magbigay po tayo ng updates kung ano na po yung successes ng Uplan Bayanihan po? Gaya nga ng ating sinabi, madalas ang ikot namin ng ating butihing kalihim sa buong kapuluan. The last of which was our visit sa Maguindanao at 4th Division area. Base sa mga aming briefings, feedback from these commanders, we have substantial operational gains out of our focus military operations. Marami rin ng ating naisagawang ugnayan base sa espiritu ng bayanihan. Marami ang mga civil society organizations. Maganda ang naging ugnayan natin ng mga local chief executives. Kaya naman yung peace and development in the area ay nakikita natin dahan-dahan ang nag-i-improve, which is the very essence of the IPSP Bayanihan. Thank you very much, General Oban. Tawagan naman natin si Eril Kabatbat ng Channel 5. Eril? Good morning, sir. Kay Secretary Gazmin. Sir, ano po yung repercussion nung pagkaka-arrest ulit kay General Garcia? Ibig bang sabihin nito na yung mga nakalusot na mga opisyal dati nung panahon nung nakalipas sa administrasyon, pwede pa rin talagang mahabol until now? Kung ang sentensya ay hindi na-serve, pwedeng habulin. No? But in so far as General Garcia is concerned, yung papel ay hindi na-actionan. Natapos na yung proseso, yung final process, which is the confirmation of the commander-in-chief of the sentence, was never signed. So it was never implemented. So yung hindi pagkakapirma, was it deliberate o oversight lang? O paano ba yung sir yung sistema? Gaya ng sinabi ko kanina, kailangan ng masusing pag-iimbestiga upang malaman kung ano talaga ang nangyari. So sorry, yung pung previous sentence niya na na-serve niya saka yung plunder case niya sa Sandigan Bayan, hindi po wala pong kinalaman sa bagong sentensya ngayon? Yung ating abogado ang sasagot niya. The sentence imposed upon him by the Sandigan Bayan is different from the sentence imposed by the General Court Martial. In other words, that is a separate forum. Yes, sir. Sir, last na, sir. Investigan din mo ba yung bakit ngayon lang siya napirmahan? Yung pag-implement po ng sentensya niya? O paano ho yun, sir? We will look into that. Thank you, sir. May katanungan din po dito tungkol doon naman po sa mga private armies. Ilan po ba yung existing private armies at ilan na po yung nabuwag ng AFP? Ang ating lead agency sa partisan armed groups ay ang Philippine National Police.
ang Armed Forces of the Philippines ay nagbibigay ng support role dito. Ang aking sa latest ng aking feedback from the reports, we are continuous and constant in our drive against PAGs, most particularly in Mindanao. Masusi ang ating pag-implement ng actions pertaining to the PAGs. Thank you very much. Tawagan naman natin si Gideon Gapayaw, PIA. Gideon? Good morning, Secretary. Sir, I have a question regarding the marching orders of DND ever since the Beijing visit of President Aquino. Sa ngayon po, ano po ba ang ang marching orders ng DND? And also, I have a question for General Oban. Sir, ano po ang status ng territory natin sa Spratlys, ng territorial issues po sa Spratlys? Sir, Sir Gazmin. I'm sorry, pakiulit nga yung question na related sa akin. Sir, what are the marching orders of DND from our president ever since the Beijing visit, from sa China visit po, sir? Well, ang marching order regarding, nothing to do with the Beijing visit. But ang marching order is to ensure that the mandate of the Armed Forces of the Philippines is carried out. Ito yung protection ng ating mga tao, protection ng ating mga teritoryo. As far as China is concerned, wala naman na pag-usapan tungkol no specific order in relation to the visit of the president to China. Thank you very much. And may isa tang katanungan dito kay si Jeff Antiporda ng Manila Times. Sir, magandang umaga po kay Secretary Gazmin. Sir, tanong ko lang, itong kasing recently itong WikiLeaks, medyo sumikat to, ginagamit na rin ng ibang media outlet yung mga issues na nailalabas nito. Sir, sa inyong palagay, sir, ano bang epekto nito sa, kasi mayroong mga issues na connected sa military, sa peace talks, ganun. Ano ba ito? Nakakatulong ba to or damaging to? Thank you po, sir. As far as the department is concerned, pagka ganitong mga unverified, unvalidated reports, hindi namin binibigyan ng pansin. Thank you, sir. Any follow-up? Medyo kapos na po tayo sa oras at muli ay nagpapasalamat tayo sa ating mga panauhin. Ihingan na po natin ang huling pananalita si Secretary Gazmin at si General Oban. Simulan po muna natin kay General Oban. Okay, maraming salamat po. On behalf of the men and women of the Armed Forces of the Philippines, asahan nyo po ang inyong sandatahang lakas ng Pilipinas na nariyan po lagi upang maging instrumento ng ating sambayan ng Pilipino sa to make sure that just and lasting peace under the IPSP bayanihan will be achieved. Andyan po kami upang to maintain peace and security in the entire archipelago and also contribute to regional security and stability. Maraming salamat po. Maraming salamat, General Oban, at si Secretary Gazmin naman po ang hingin natin ng huling pananalita. Marami pong salamat sa pagkakataong naibigay ninyo sa amin upang ipaliwanag ang mga issues na mga bumabagabag sa inyong mga damdamin at mga bagay-bagay na kailangan maliwanagan. Aming pinangangako na kami ay susunod sa ating constitutional mandate, which is to be the protector of the people and the state. And our goal is to secure the sovereignty of the state and the integrity of our national territory. Gagawin ho namin ang lahat upang sa ganon ay maisagawa itong mandatong nakalaan para sa amin.